guys! Ngayon, gagawa tayo ng no oven yema cake. Umpisahan na natin! Ito ang mga ingredients na kailangan natin sa paggawa ng yema cake. Meron tayong dry ingredients and wet ingredients. Sa ating dry ingredients, kailangan natin ng 1 cup of flour. Nilagay ko na yung 1 teaspoon of salt. 1 teaspoon of baking powder. 1/3 cup of sugar. White sugar yung ginamit ko, guys. Sa wet ingredients naman, kailangan natin ng 4 egg yolks. 1/3 cup of water. 1/3 cup of vegetable oil. 1 tablespoon of vanilla flavor. Ayun guys, yun ang kailangan natin para sa wet and dry ingredients. Kailangan din natin guys gumawa ng meringue or merengue. Ang kailangan naman natin doon is 4 egg whites, 1/3 cup of sugar, 1 tablespoon of vinegar. Ang mga ingredients na kailangan natin sa paggawa ng yema frosting are 5 egg yolks, 1 can of condensed milk, medium can lang to guys, 1 small can of evaporated milk, and 1 tablespoon of cornstarch or corn flour. Ayan guys, ang mga ingredients na kailangan natin sa paggawa ng yema cake. At dahil wala tayong oven, ang gagamitin natin guys ay ang improvised oven. Kailangan lang natin ng malaking kaserola. Nakakasya yung pan na paglalagyan natin dito. So, nagpe-preheat na ako bago ako mag-mix ng mga ingredients. At kailangan din natin ng panlagay dito para doon natin ilalagay yung gagawin nating yema cake. So, ayan guys, pinapainitan ko na siya. Guys, kailangan din natin ng cheese para sa ating pang-garnish pagluto ng ating yema cake. Guys, ito yung pan na paglalagyan natin ng ating mixture. So, bago tayo mag-mix, lalagyan ko siya ng butter para pag-bake natin, hindi siya dumikit sa pan. Ito lang yung available na gamit ko, rice cooker. Pwede na yan. Ayan guys, nalagyan ko na siya ng butter paglalagyan ng cake mixture. I-set aside lang natin siya guys. Yung 1 cup of flour, strain lang natin guys. Then ilagay natin ang, pag na-strain na, lagyan natin siya ng 1 teaspoon of salt. Okay na guys, na-strain ko na siya at nalagyan ng 1 teaspoon of salt. Ilagay na natin ang baking powder. 1 tablespoon of baking powder. Mix lang natin guys. Then, 1/3 cup of white sugar. 'Yan ang ating dry ingredients. Mix lang natin. Set aside lang natin, guys. Ito yung ating 4 egg yolks. Ayan. Ibit lang natin siya, guys. Then, lagay na natin ang 1/3 cup of water. At ang 1/3 cup of vegetable oil. One tablespoon of vanilla. Ayan guys.
Ready na ang ating dry and wet ingredients. Imimix na natin sila. Strain lang natin yung wet ingredients. Paglagay natin sa dry ingredients. Imix natin ng maayos. Yan, masarap ang ating yema cake. Naka-ready na ang ating yema mixture. Yema cake mixture. Set aside lang natin to guys at gagawa naman tayo ng meringue or merengue. Ito lang yung available na pang mixture na, pang mix namin. Nilagay ko na dyan yung 4 egg whites at ginamit ko tong pichel na plastic para mas madali siya pagbibit. So, i-mix na natin guys. Konting tiyaga lang. Mas maganda guys kung meron tayong hand blender para madali lang siya paggawa ng meringue. Eh ngayon, malumang paggawa namin ng meringue. Tiyaga lang. Ayan guys, ready na ang ating meringue. Malapot na siya. Kapag tiyagaan. Ngayon ay ating ilalagay na ang meringue sa ating cake mixture. Hindi natin ilalahat, guys. Unti-unti nating ilalagay ang meringue sa ating cake mixture. Ayan, guys. Ilagay pa natin yung natitira. Masarap ang ating yema cake. Si asawa ang nag-mix. Banding namin paggawa ng cake. With matching asaran. Ayan guys, ilahat na natin ang meringue. Saidin natin para walang masayang. Napaka-easy lang gawin to guys. Itry nyo. Hindi kayo magsisisi sa lasa. Napakasarap. Okay na ba yan, hubby? Ayun daw, hanggat di pa pala nawawala ang mga puti. Ayan guys, okay na siya. Lalagay na natin sa pan. Ayan guys, yung pan na naset aside ko kanina, nalagyan na siya ng butter. Dito natin, ibubuhos ang ating mixture. Yema mixture. Yema cake mixture na ginawa natin. Wow! Ready na para i-bake sa ating improvised oven. Magwala kayong oven, pwede naman mag-bake pa rin. Ready na siya para isa lang sa ating improvised oven. Na-preheat ko na ang ating improvised oven. So, mainit na siya guys. I-set natin yung fire ng ganito lang ka hina. Ilagay na natin ang ating pagpapatungan ng pan. Ayan, Bel, ilagay mo na. Yan lang yung kailangan natin, guys, sa ating improvised oven. Lagay na natin ang ating pan. Yan, rice cooker lang yung nagamit namin. Okay na yan. Guys, yung takip ng ating kaserola, lagyan natin ng damit, malinis na damit or tela para hindi siya magtubig. Cooking time guys ay 45 minutes. Gagawin na natin ngayon ang yema frosting. Imimix muna natin siya guys bago natin i-turn on ang ating apoy. Ayan, umpisahan na natin. Ilagay muna natin ang 5 egg yolks. Ilagay natin ang evaporated milk.
halo-halo lang guys. Sunod ang condensed milk. Saigin natin para walang sayang. Sunod ang cornstarch, 1 tablespoon. Buksan na natin ang apoy. Low fire lang ang ating apoy, mga guys. Lagyan din natin ng 1 teaspoon of vanilla essence. Halu-haluin lang natin, guys, hanggang sa dumapot ang ating yema frosting. Ayan, guys, pinatay ko na yung apoy. Malapot na siya. Yan ang ating pang frosting sa ating yema cake. Ang bango. Guys, may correction pala ako kanina kasi ang nasabi ko sa baking powder is 1 teaspoon. Ang kailangan natin ay 1 tablespoon of baking powder. 10 minutes na nakalipas, guys. I-check na natin ang ating yema cake. Kailangan lang natin ng toothpick. Ayan, mukhang luto na siya. Wala nang sumasama. Ang bango. Luto na siya. Pagkaahon, guys, i-cool down lang natin. Then, tatanggalin na rin natin mamaya-maya. Ayan, guys. Na-i-transfer na natin siya. Sa plate ko lang nilagay. Hahatian natin sa gitna para lalagyan natin ng frosting maya-maya. I-cool down lang natin. Ang ganda ng ano niya, guys. Lambot. Fluffy. At saka ang bango niya, guys. Sa amoy pa lang, masarap na. Cool down natin sa gitna, guys, para malagyan din natin yung gitna ng yema frosting. Siya. Ang ganda, diba? Ang ganda ng ating pagkagawa. Kahit wala tayong oven. Perfect! Guys, lagyan na natin ang yema frosting. Paki-check na lang ng mga measurement of ingredients natin sa description. Ang ganda ng ating yema cake at masarap. Try nyo, guys. Madali lang gawin kahit walang oven. Lalagay na natin ang napalaman na natin siya ng yema frosting. Mas maganda kasi kung may palaman siya sa gitna. Mas masarap. Ang ating yema cake. No oven yema cake. So yummy! Lalagyan na lang natin siya ng cheese. Try nyo, guys. Yan na ang ating finished product. No oven yema cake. Ang ganda. Nalagyan ko na siya ng cheese. Ayan. Try nyo, guys. Napakasarap nito.